Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan, nandito naman po ang pobreng kapampangan. Ayan, meron naman po tayong pag-uusapan. Ito po ay meron lang nag-request na sa atin na nagtatanong ano daw mangyayari kapag ang kanyang ari ay hindi daw nagagamit, lalo na sa mga kalalakihan dyan, di ba? Ano yung nangyayari sa mga sa ari ng lalaki kapag hindi na nagagamit? Kasi yun nga, matagal na daw dito sa abroad, di ba? So, pag-usapan natin yung ari ng isang lalaki, guys, ay isang fragile na parang babasagin na part ng katawan ng isang boy. So, napakaraming dahilan, pero alam nyo ba, kapag hindi natin ito nagagamit, normal lang na apektuhan yung size ng ating pag-aari. Kapag may mga pagbabago doon sa sex life natin, siyempre, meron ding pagbabago yan doon sa size ng ari natin. Kapag regular yung ginagawa mo at normal yung testosterone mo, yung level mo, of course, matutulungan na ma-maintain yung healthy mo. Abstaining na yung tulong na hindi mo nagagamit yan na matagal na, maapektuhan yung libido natin. At huwag kayong mag-alala, guys, kahit na nandyan tayo sa disyerto, di ba, na tinatawag yung hindi tayo nakakagamit, lalo na malayo yung asawa natin sa malalad, nandito tayo sa abroad, sa mga dito sa Middle East, lalo sa mga kalalakihan dyan, di ba? As long na meron ka naman healthy na condition, so you coming back to our country, dun sa nakagawian natin, na nakauwi na tayo sa asawa natin, yung may balik na yung paglalambingan nyo na mag-asawa, di ba? Na mas madalas, siyempre babalik yan sa dati, yung sa lahat. Pwede ko naman yung magsarili, magmariampal, magmasturbate, di ba? Habang wala siya sa tabi ng mga asawa natin. As long na wala kang health condition, tulad na hindi na tinitigasan yung ER, yung erectile dysfunction, di ba? Babalik yan sa dati. Kasi kapag meron kang erectile dysfunction, mas mahirap na makipagtalik doon sa asawa natin. So, isa pa, guys, yung kapag hindi mo na nagagamit yan matagal na, o hindi ka man lang nakakapagsarili, malaki yung chance na yung ari natin ay yung ER, erectile dysfunction, di ba? According dun sa pag-aaral the American Journal of Medicine, yung ER na sinasabi ng erectile dysfunction ay madalas na nangyayari kapag yung nasa edad na tayo ng middle age, kagaya ng 50 anyos, di ba? 60, 70s, di ba? Lalo na kapag hindi tayo aktibo dun sa paggamit ng asawa natin, di ba? Yung at hindi yung paggamit ng inyong ano manoy at hindi aktibo, di ba? So according doon sa mga eksperto, guys, ang pagkakaroon ng madalas na pagtatalik, yun makakatulong para ma-preserve na magkaroon ng erectile function, not dysfunction. Pero dapat yun nga, may mga ibang sanhi pa rin na pagkakaroon ng AD bukod dun sa yung pagtanda na yung sa edad natin sa mga boys, di ba? Pagkakaroon ng mga problema, mga depression, pagkakaroon ng mga sakit kagaya ng diabetes, di ba? Yung sakit sa puso. At siyempre, yung malakas tayo na manigarilyo. Napaka-importante yung guys, kapag nasa healthy relationship ka, kailangan
kailangan na isa o dalawang beses sa isang araw na nakalaan para doon sa asawa mong babae yung pakikipagnihinga. Diba? So, tandaan nyo to, guys. The more you connect, mainly your partner is the better the sex life will be. So, isa pa, guys, yung minsan kapag nasanay ka na na walang sex, na hindi nagagamit yung manoy mo, na matagal ng panahon, di ba? Minsan ayaw mo na rin. Minsan nalalaman mo na nakaka-survive ka pa rin na ilang months, ilang years, di ba? Na hindi mo hinahanap ito. Kasi yung testosterone level ng isang lalaki ay nagde-decline niya ng naturally as the age. Kapag nandun na tayo sa middle age, nasa edad na tayo, guys, it's normal na talagang may mga pagbabago yan doon sa ating mga libido, sa ating desires, sa ating libog, diba? To have sex as a grow older, diba? Hindi naman lahat na nangyayari. May mga hormonal changes na mga boys. Hindi lang sa babae yan, nangyayari yan. Especially kapag yung lalaki ay nasa 60s or 70s, nagde-decrease na talaga yung kanyang testosterone. And also yung kanyang libog o yung libido, yung ability ng mga old ng erection ay nababawasan na. Kapag ganito, guys, mag-consult kayo doon sa mga nakakaalam sa neurologist, sa doktor, di ba? Para mapigyan kayo ng prescription. Kasi may mga ginagamit yan, mga Viagra o injection, yung sa testosterone natin, para tumaas pa, para ma-restore o maibalik yung normal level nito. At isa pa, guys, kapag hindi yan talaga ginagamit, hindi ka nagmamariang palad, di ba? Siyempre, mag-strength yung manuhin natin yung pag-aari mo. So, liliit yan, lulubog. You know the saying, or lose it. Of course, this is true. So, pagdating dun sa usapan na ganyan, sa ating manoy, kapag hindi natin ginagamit yan, talagang liliit yan. Para mapanatili na ito ay elastic yung ating pag-aari, guys, dapat regular na na-exercise yan para nakakatanggap siya ng maraming blood flow na kinakailangan during sexual. At kapag hindi, siyempre possible na ma-lose yung elasticity nito at mabawasan yung size ng ari nyo, yung manoy. Di ba? Lalo na kapag mayroon kang problema doon sa pagtigas niya o yung erectile niya, di ba? Na wala ng palik talaga. So, magde-develop pa ito. Mayroon mga vacuum device na yun ginagamit yun na makakatulong doon sa hindi na pagtigas o yung erectile dysfunction. Very effective yung, guys. So, matutulungan kayo yung mag-pump, yung flow papunta doon sa ari natin o yung manoy, di ba? Kapag gumamit ka ng vacuum therapy, yung mga aparatos na ito. So, always remember na yung regular na erection ay makakatulong para ma-maintain yung size yung manoy ng ating ari, di ba? So, yan lamang po yung ating binahagi ngayon, yung mga kapag hindi natin nagamit yan. Kailangan, kahit na wala yung asawa natin, minsan sa isang linggo o sa mga buwan, ano natin, practicing natin kahit man lang na makalama tayo. At least, gumagana yung ating manoy, hindi yung hindi wala tayong ginagawa at yun magkakaroon pa tayo ng sakit sa sinasabi nila na, di ba, yung sakit sa mga kalalakihan, alam niyo po ba yun, yung sinasabi ng prostate cancer. So kailangan
kapag yun nga, dahil nga nasa abroad tayo, wala tayong partner, so gawin din natin yun para din yung ating manoy ay napapractice din. Kasi kapag hindi natin pinapractice yan, alam niyo na kung ano yung ibig ko sabihin, di ba? Para din yung gamit, kapag hindi natin ginagamit, ay mga ngalawang yan o yung mga sasakyan natin na hindi naka-stack dyan, ay hindi natin na pinapaandar. Siyempre, yung machine yan, mag-stack yan at ay hindi naaandar. Parang dun din sa manoy natin, di ba? So, yan guys, sana meron po kayo natutunan dito sa vlogs natin. At huwag niyo kalilimutan, subscribe sa aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin. At ayan, nag-i-enjoy na po kayo siguro sa mga pina-vlogs natin, lalo-lalo na nandito tayo sa abroad and wala tayong ginagawa. Manood-nood din kayo at least kahit pa paano ay nalilibang kayo at meron kayong natututunan dito sa sinasabi ko. Okay? God bless po. Pobreng Kapampangan ulit. Enjoy watching po.